Inaasahan ng kilos protesta ng ilang grupo ang plano ng China na panghuhuli sa Anilay trespasser sa West Philippine Sea. Bukas na nakatakdang ipatupad ang pulisiyang yan. Kabilang sa mga nagprotesta sa Chinese Embassy sa Makati, ang mga grupong Pamalakaya, Kilosang Mayo 1, Bagong Alyansang Makabayan at Atin Ito Coalition. Giit nila agresibo at illegal ang bagong pulisiya ng China. Nanawagan din ang mga grupo na tigilan na ang panghaharas sa mga Pilipinong mangingisda sa West Philippine Sea. Nauna na rin sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi katanggap-tanggap ang gagawing panghuhuli ng China sa ating mga karagatan at lalo lang magpapalala ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Kaugnay ng balitang yan, makakausap natin sa telepono ang Provincial Director ng Pambansang Lakas ng Kilosang Mamalakaya o ng Pilipinas o Pamalakaya na si Joey Marabe. Magandang hapon po sa inyo, Director Marabe. Magandang hapon din po. Bukas na kasi ipapatupad itong pulisiya ng China na sinasabi nila na manghuhuli sila at magde-detain ng mga unay trespassers dyan sa bahagi ng teritoryo natin sa West Philippine Sea. Ano po ang aksyon nyo kaugnay nito or yung magiging game plan? Yan nga po. Una po, pagpapasuloy pa rin po yung mga kasama namin at sa paglaot kasi nga po hindi pa rin po kayo patitigil sa pagbabanta nila at aalam din po rin natin talaga kung tuluyan po nilang gagawin to kabila ng masisip pagtutulog po namin. Mm-hmm. So ibig sabihin bukas talagang dediretso pa rin po kayo dun sa mga magpapalaot pero may additional po ba kayo na measures halimbawa para ma-secure just in case mangyari nga po yung panghuhuli o pagde-detain? May coordination din po ba kayo sa halimbawa sa Coast Guard, sa Navy? Yun nga po, hindi rin po kami ng suporta kasi ang kailangan po talaga namin dito ay makalalayag po kami at makapangisda ng malaya at ligtas sa ating sariling karagatan. Kasi nga po, yung pagbabantang yan po nila ay talagang walang moral at the same time legal na basihan para may magpigilan sa aming paglaot sa ating sariling karagatan. Joey, sa ngayon ba may napansin na kayo or may nabalitaan na kayo na nakakaibang movement doon sa dyan sa mga usual na pinupuntahan nyo pag nagpapalaot kayo? Halimbawa, may napansin ba kayo na dagdagan ng mga bilang ng Chinese vessels? Yung mga nakaraang mga araw, ngayon po, ang kanina po yung pamamahalaang exam ay muli pa rin naman pong lumaot hanggang mamaya po magkakaroon po ng pag-uulat sa iba namin kasama. Kasi ang isa nga po namin ginagawa niyan talaga ay monitoring. Minomonitor din po namin talaga yung sitwasyon. Kasi nga kami, kahit maliliit po kami mga mandaragat, may mga gadget naman po kami at the same time radio na nasakop at nakakaabot mo sa ibang namin kapwa na mangisda. Kaya din po ang presensya, hinihingi po namin sana patuloy na ang presensya po ng media sa'yo at the same time na iba talagang tuluyan po nilang isasagawa total peace ban bukas. Just in case lang dumating tayo dun sa punto na may ma-detain, alam niyo na ba kung ano yung mga pwedeng gawin ng inyong grupo? May abiso na ba sa inyo ang gobyerno? Mayroon pong makikipag-ugnayan po at yung Maritime at saka yung Coast Guard ay isa naman kung aalalay din po dyan. At same time itong aming grupo, yung Pamalakaya, mayroon po ay may close monitoring sa amin at gagawa rin po yung aming national na aktibidad at pagkilos kung talugay ang ibang namin kasama o hindi namin mga kasama sa grupo namin ay nakanda rin naman kami sumuporta kung talagang tutuluyan po ng banta na gagawin ito. Higit sa lahat po yung panawagan natin sa sinabi naman po natin Pangulo na talagang protektahan nila ang mga manlalayag at mangingis ng Pilipino. Kaya umaasa rin po kami pero sa amin po talaga number one pa rin po namin ay naasahan na makapatuloy kami ng isang mapayapa at tahimik at malinis na paglalayag sa ating sariling karagatan. Sa punto ito, walang makakapigil sa inyo sa paglalayag. Ilang mga mangingisda ba dyan yung kasama nyo na posibleng baka maapektuhan just in case yung inyong livelihood? Ngayon, nagbanta nga po at ang sinasabi po nila sa kanilang press release ay 4 na buwan. Kaya nga, ito po ay
lalong pagkapahirap sa aming mga maliliit na mangisda at sa particular sa bayan ng Masinloc at sa lalawigan po ng Zambales, kung tuloy-tuloy po nilang gagawin yan. Kaya hindi lang naman po ang aming po aming mga kababayang Zambaleño inalagaan namin. Tinitingnan din po namin yung kapakanan ng lahat ng mangisdang Pilipino. Maraming salamat kay Pamalakaya Provincial Director Joey Marabe. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsyadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.